Hello, what's up mga kapisda? Kamusta kayong lahat dyan? For today's video, i-share ko lang sa inyo about sa mga aquatic plants. So dati kasi meron akong mga tanim dito na aquatic plants dun sa kabilang side lang nun. So nagkaroon kasi ng ibang nakalagay dun kaya hindi na ako nakapagparami ng aquatic plants. So ngayon, pupunta ako sa Pande, Bulacan para makakuha tayo ng iba't ibang klase na aquatic plants. At isishare ko na rin kung ano nga ba yung kahalagahan nito sa ating mga aquarium. Kaya kita-kits na lang doon pag nandun ako sa Pande, i-update ko ulit kayo. Okay, so ayun mga kapisda, nandito na tayo ngayon sa Pande. Ito, na mapapansin nyo dyan, napakadami ng aquatic plants ni Sir Patrick. So ito nga pala si Sir Patrick, yung binukuha na natin ng mga aquatic plants. So ayan, napipili tayo dito ngayon ng mga aquatic plants na pwede nating madala dun sa shop. So kung mapapansin nyo, ayan o, yung mga tanim niya. Ang dami niya dito ng mga iba't ibang klase ng mga aquatic plants. So, yun, titingin muna tayo at pipitas muna tayo ng madadala natin sa shop. Sir, ito yung mga malalago na to, no? Ito, ano mga tawag niya? Yun, mga Bacopa monieri. So, guys, mapapansin niyo talaga dito, ang sobrang dami talaga ng mga plants niya. Ang problema nga lang dito, di ba, parang ang init kasi talaga ng panahon ngayon. Kaya medyo yan, hindi sila masyadong makalago. Pero yung mga low-tech naman ito, basta ano tawag nga pala dito? Rotala green. Yun, yung mga rotala green. Yan, marami rin naman na mga nabubuhay. Kaya lang talagang sa sobrang init. So naglagay na nga siya din dito ng mga ito, yung mga... ano, yung mga sprinkler yan para pag binuksan niya yan sa pagka sobrang init, mga bandang alas 12 alas hanggang alas 2 yon, parang umuulan na dito. Kaya nag-invest talaga siya para lang dun sa mga alaga niyang plant. So yun, pipili na muna tayo para medyo mainit din kasi dito sa pwesto para makakuha na tayo ng iba't ibang mga klase yan. At idadali na natin ito sa shop pagka nakapitas na tayo. Okay, so ayun mga kapisda, at ito nakapag-harvest na sila Sir Patrick ng mga aquatic plants na iuwi natin sa shop. So ayun, ibinabundle na niya dito. So ang kagandahan mga kapisda, pag umorder kayo dito sa kay Sir Patrick, naka-separate siya, iba't ibang mga aquatic plants din, lalagyan niya ng pangalan para hindi kayo malito. So yan, di babalot lang. Yan o, mga kapisda. Ito si Sir Patrick at yung pinsan niya. Si, parang dyan? Eric. Yan, si Sir Eric. Siya, sila yung magkatulong na, yun, na mag-harvest itong plants. Okay mga kapisda, at ito after na maibalot, dadalhin natin ito sa shop, at ang gagawin naman natin dito, ibabalot natin sa mga filter wool na merong sand, then may mga aqua soil para mas mabilis siyang tumubo. Okay mga kapisda, at doon na tayo uli sa shop. Okay mga kapista, at nandito na tayo sa shop, nakauwi na tayo galing doon sa Pande, at dala na natin ito yung mga aquatic plants na nakuha natin kay Sir Patrick. Ayan. At ito ang gagawin ko na dito ngayon, ibabundle ko na siya, then sa filter wool, ibabalot ko siya per stem or siguro mga isang bundle na sa 5 to 10 na stem yung isang bundle. So yan guys, ang kagandahan kasi nung ganitong mga may aquatic plants, unang-una nakakaganda ng design dun sa aquarium natin, pero ang pinaka-importante nun
Yung aquatic plants kasi nagbibigay din ng oxygen sa mga isda natin. Then yung mga plants din, kumbaga, hindi na masyadong dudumi yung mga aquarium natin dahil dito kumakapit yung ibang mga dumi na dapat sa aquarium kakalat. Kumbaga, hinihigop nila yung ibang mga dumi o yung ibang mga bakterya, yun yung kinakain ng mga isda. Kaya guys, yun, at ibabundle ko muna siya at ilalagay na natin sa mga aquarium. At guys, nga pala, meron na din tayo mga bagong dating na isda dito. Ito, medyo marami-rami yung mga dumating na isda. Meron tayo dito mga beta fighting fish. Ito, merong mga double tail, crown tail, bell tail. Then meron din mga dumating, ano, yung mga koi fish. At meron ding mga goldfish na double tail. Then meron ding yan, oh, iba-ibang kulay na mga tetra. Yan. So guys, ang gagawin muna natin dito sa mga bagong dating na isda na to ay ilalagay muna natin dun sa mga aquarium at i-acclimate muna natin ng at least mga 20 to 30 minutes. Then after nun, pagka kasi may mga ganitong bagong dating tayong isda, yun nga, i-acclimate muna bago natin pakawalan dun sa aquarium. Then, ang gagawin ko dito, ipukondisyon ko muna ng at least 2 to 3 days or minsan naabot pa ng 1 week bago ko siya i-release or bago ko i-market, bago ko siya i-benta. So, yun, i-acclimate ko na muna. Then, habang naka-acclimate, i-ayos ko na yung mga plants. Okay.